Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang nakita pong larawan ni Maine Mendoza sa taping po nila ng Daddy's Girl kahapon. For sure, para sa Halloween special nila yon, ano? Marami kasing nag-aabang bakit daw wala pang update si Maine Mendoza, bakit daw hindi makita si Maine Mendoza dahil nga po late post po yung nangyari. Okay? Sa kanila pong taping, nakita po sa mga larawan si Ed Caluwag at ang ginawa pong pagsapi, no? Pagsapi at pagdudugtong ng kilay ni Maine Mendoza. Kaya marami pong nakakatunog na para sa Halloween special po nila yan. Pero, ang tanong ng mga netizens, bakit naka-dextrose si Maine Mendoza? Anong meron? Anong nangyari? Marami po ang nag-alala. No? At yan po ang ating idedetalye at pag-uusapan ngayong araw po na ito. Bukod nga riyan, atin din pong pag-uusapan ang muli pong pagkakalat ng mga netizens na si Maine Mendoza at Alden Richards ay magkakasama po sa 10-10 event ng Lazada. Kung gaano ito katotoo, yan po ang ating idedetalye na may kinalaman din po kay Bea Alonzo. Sabi naman po sa inyo, basta't mga latest na kaganapan kina Maine at kay Alden ay hindi po natin patatagalin pa at lagi-lagi po natin yung pag-uusapan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano? Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba ng screen mo. Yan, nandiyan lang yung button na yan, ano? Para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Regina Sosa. Sabi niya rito, "Blessed day, Mr. Pinas. As of this pandemic, ang daming gustong instant pera at makabawi ng income nila. That's why alam na kung kanino sila kakapit at sino ang gagamitin, mapa TV stations, tabloids, magazine at social media. Alam kasi nila na Alden and Maine lang sa kalam or malakas, ano? Need makabawi ng mga artista, lalo na yung mga galing abaya CBN, ano? Dahil matagal nang nawalang trabaho at income, need gamitin si Maine at Alden para mapag-usapan. Sana magsariling sikap din kayo like Alden and Maine. God bless sa buong Team Pinas. Natumbok po ninyo, Miss Regina Sosa." Lahat kasi ng natamaan, no, ng pandemya. Lahat tayo natamaan naman talaga ng pandemya, eh. 'Di ba? Ubos ang pangkabuhayan, 'di ba? Kaya nga yung mga tabloid na dating galit na galit kay Maine at kay Alden, ngayon sila po ang ibinabalita, no? At tulad po ng mga artistang kahit na may proyekto pa, pero lagi namang lagapak, 'di ba? Yung iba nga nawalan pa ng network, no? Sa politika kakapit. Marami pong nagtatakbuhang mga artista nang sa gayon po ay mabigyan ng pag-asa ang muling pagbubukas ng Abaya CBN. Real talk lang tayo, no? Pero ibahin niyo po si Maine at Alden dahil sila po puro, no, purong-puro talaga na sikap at tiyaga ang puhunan. Maraming salamat po at sa napakaganda po ninyong comment, ano, at God bless po sa inyo palagi dyan. At ang ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Norberta Whitby. Sabi niya rito, "Oh, abangan na lang natin dahil next month birthday ni Spotted, then sunod si Alden, then Maine. Wow, tingnan natin anong mga pakulo ng mga kabila dahil last year ay parang malakas na bagyong tumama sa ating mga Aldab Nation. Hindi ko malilimutan yung 2021 na yan. Kaya doon ako nag-stop, no, manood ng Daddy's Girl It Bulaga sa YouTube. Ngayon pasilip-silip na lang ako at boring naman ng episode nila. At lalo wala si Maine. Ay nako, dito sa Netflix na lang or Discovery Channel na lang. At ngayon pa lang po, Miss Norberta Whitby, marami na rin po kaming naririnig, no, on how they will use Maine Mendoza dyan po sa birthday ni Panocchi.
'di ba? Ano pa man pong mga gawin nila, ano man pong mangyari, ready na tayong lahat diyan. Sanay na tayong lahat sa mga ganyang bagay. Maraming salamat po and keep safe po sa inyo diyan. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, nakaka-proud na maging fan ng Aldab kasi napaka-down to earth nila pareho. Mga simpleng tao kahit super sikat, speaking of that tabloid, why all of a sudden nagbago ang ihip ng hangin at sila Alden at Maine ang sentro ng article nila. Asa na yung taong pilit nilang dinidikit kay Maine? Anyari, palagay ko nakaramdam na sila na nalalapit ng pasabog ito, na ito na nga ba ang tamang panahon? Either way, no? Mangyayari na kaya ang main goal ni Mr. M na pagsamahin sila? Ah, basta. Kahit anong mangyayari, kampante lang ako at maghihintay hanggang dulo, all the forever. Sabi nga po nila, Miss Doris Latupan, bumubuelo pa. Naghahanap pa ng perfect timing kung kailan ulit nila ididikit si Maine sa pangalan nung jinx na yon. No? Hanggang ngayon kasi wala pang pagpa-file ng candidacy na nangyayari. Ito po yung inaabangan natin, di ba? Pag natapos na ang filing of candidacy at hindi po nag-file, tama nga ang narinig natin sa opisina ng Mayora, no, ng QC. Dahil sa kahihiyan na ginawa niya sa Baguio, sinipa agad siya at pinalitan. But then again, maghintay muna tayo. Okay po, maraming salamat po, no, sa inyong komento. At ito na nga, tuloy na tuloy ang kulitan sa TM event nila Alden kasama sina Seth Fedelina, no, at Andrea Brillantes. Pero syempre, yung ang pinagkaguluhan po ng lahat ay yung nagbibigay po ng trivia. No, yun po yung the best. Walang iba kundi si Alden Richards. Congratulations sa pa-event na yan ng TM. Ayun, ano? Again, yung TM po ay Globe po, ha? Globe po yan. Pero sabi nga ni Maine Mendoza, ano, sa ating lahat, anuman ang number natin, pwedeng-pwede na tayong lumipat kung saan mang telecommunications network po ang nanaisin natin. Kung smart yung number mo, anytime pwede mong ilipat sa Globe. Or kung Globe yung SIM mo, pwede mong ilipat sa Smart, no? With the same and exact number po. At ang Lazada naman po, panay na ang commercial kay Maine at kay Alden. Kaya hindi na mawala sa isipan ng mga fans na si Maine at Alden ay magiging present sa Lazada 1010 event, no? Ang malupit pa rito, pinapaabangan po nila si Maine at saka si Alden. Sabi kasi nila, no? 1010 raw ay... sa 10-10 daw po ay pagsasamain si Maine, Alden at Bea Alonzo. Tatlo po sila. Pero, ngunit, subalit at datapwat, knowing the Caracas of GMA, they will never let Alden and Maine to be seen with the one another, lalo na pag nagpe-prepare na, no, ang GMA para po sa tambalang Alden Richards at Bea Alonzo. Take note ha, malaking proyekto po ito. Tatlong producers po ang pumirma for Bea and for Alden Richards. Again, huwag masyadong umasa at magpapauto. Ginawa na nila sa atin yan noong nakaraang buwan. Papauto ba ulit tayo, di ba? Ginagamit ng Lazada si Maine at Alden para po abangan natin yung mga event nila. Tapos pag event na, wala namang Maine Mendoza at Alden Richards. Ang meron po Alden Richards na iba po ang ipapare sa kanya. No, like Jasmine Curtis, like Bea Alonzo, neck nyo hoy. Style nyo bulok, no? Aldab Nation is a thinking fandom. Hindi ho yan basta-basta nauuto. At para naman sa sentro ng ating mga updates. Latest nga po, no? Late nga po ang post ng mga behind the scene ng taping nila Maine Mendoza sa Daddy's Girl. Kung saan takang-taka ang mga netizens, no? Ano raw bang nangyari dahil wala man lang daw post agad na ganap sa taping nila. Kahit na hindi nanonood ng Daddy's Girl ay inaabangan po yung mga ganap kay Maine, 'di ba? At matapos nga ang ilang oras lamang, nag-post na sila ng behind the scenes nila ng taping po ng Daddy's Girl. At ang daming naguguluhan at ang daming nag-aalala nang makita po nila ang magkadikit na kilay ni Maine Mendoza. Kaya po magkadikit yan dahil po sa Halloween special na ginagawa nila, okay? Pero ang sadyang nagpagulo po ng isipan ng mga netizens ay ang dextrose ni Maine Mendoza. Naospital ba si Maine? Nag-collapse ba si Maine? Na-dehydrate ba siya? Bumaba ba ang sugar? Lahat na ng tanong na ito ay binato na po ng mga netizens. Again, para po kumalma ang lahat, no? Natapos po ni Maine Mendoza ang kanilang taping. Isang senyales na wala pong masama o seryosong bagay na nangyari po sa kanya. Okay po tayo doon?
Okay po si Maine Mendoza. May mga nagsasabi na naka-dextrose si Maine para daw sa vitamins na pinasaksak niya. No, eh, takot nga sa injection si Maine Mendoza eh. Diba, ganun din ang pagpapadextro, syempre. Meron din naman nagsabi na props lang yun, ano? Kasama lang yun sa show nila ng Daddy's Girl. Sinubukan po ng aming team na kontakin ang ibang kasamahan ni Maine Mendoza sa Daddy's Girl, no? Na, dyan po sa taping nila. Pero ang kanila pong mga sinasabi ay okay naman si Maine. Wala namang problema kay Maine, ano? So please, nothing to worry about. Kung meron pong nangyari, tayo-tayo po ang makakaalam yan. Hindi po... Ulitin ko lang ha, hindi makakapag-taping si Maine kung may nangyari po talaga sa kanyang masama. Okay? Relax lang po tayo. Kung meron pang ibang storya ng tungkol po dyan sa pagkakadextrose na yan ni Maine Mendoza, agad po namin itong ipagbibigay alam sa inyo. Kilala nyo naman ang inyong lingkod. Again, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.